sa amin. Ika'y tanglaw at siyang gakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot. Awa mo'y ihulog. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kaniyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta. Ito ang pangitain ni Isaías sa anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay namumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang namamagitan sa mga bansa at pagpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambayan na ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa buhay ng puon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem.
iyong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin ang poong yaoy idalangin, ang nangangmahal sa inyong pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa'yo'y Jerusalem ang sabi ko'y ito, ang kapayapaay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng puon ating Diyos, ang aking dalangi umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kaniya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kaniya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan paninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. Halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito," at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pangbansang dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, kahapon ay pumasok na tayo sa pinakaunang araw sa kalendaryo ng ating simbahan at binuksan na natin ang panahon ng Adbyento. Ito ay nasa Lunes, sa unang linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng Adbyento? Adbyento, Advent sa wikang English. At ang Advent, nagmula sa Latin na salita na Adventus, na ang ibig sabihin, pagdating or arrival in English. Kaya nga kung pagninilaya natin ang salitang pagdating, may tatlong mahalagang bagay ang dapat natin isaalang-alang sa tuwing pinag-uusapan ang pagdating ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Ang kaniyang pagdating, naganap na in the past. Ang kaniyang muling pagdating, magaganap in the future. At ang kaniyang pagdating, nagaganap. Yan. Pagnilaya natin isa-isa, ang unang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, naganap na 2,000 taon na ang nakakalipas. Noong isugo ng ating Diyos Ama si Jesus Nazareno para pumasok sa kasaysayan ng tao. 2,000 taon isinilang sa sabsaban sa Bethlehem si Jesus Nazareno bilang tanda na ang Diyos ay suma sa atin. Ang kaniyang pangalan ay Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Hindi malayo ang Diyos sa atin. Kapiling natin ang Diyos sa hirap at ginhawa. Kapiling natin ang Diyos sa bawat nating ginagawa. Kasama niya tayo. Hindi siya isang Diyos na mahirap abutin. Isa siyang Diyos na kasakasama natin. Yan ang unang pagdating na ganap sa kasaysayan ng ating sansinukob. Ikalawang pagdating sa hinaharap. Bago umakyat si Jesus Nazareno sa langit, nagbilin siya sa kaniyang mga alagad at mga apostol na siya ay muling magbabalik. Ito yung tinatawag nating parusiya, ang muling pagbabalik ni Jesus Nazareno, ang dakilang paghukom. Ang muling pagbalik niya ay ang pagbalik ng kapayapaan at katarungan sa sanlibutan. May nakakaalam ba ng araw ng kaniyang pagdating? Wala. Kaya sa pagkakento, ipinapaalala sa atin na dapat lagi tayong maging handa. Dapat lagi tayong maging mapagmatiyag sapagkat hindi natin alam ang eksaktong oras at panahon ng muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. Kaya ngayong paghahanda, anong sinasabi? Dapat maging gising lagi tayo. Kasi baka naabutan tayo na tutulog-tulog. At kung tayo'y makaabutan na tutulog-tulog at hindi nakahanda, hindi tayo mapapasama sa kanyang kaharian sa langit. Kaya nga ang ibig sabihin ng paghahanda,
hindi ito paghahandang material. Ito ay paghahandang espiritual. Dapat lagi tayong nagsisimba. Tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo. Dapat sa araw-araw, marunong tayong manalangin at gumawa ng mabuti. Dapat sa araw-araw, isinaalang-alang natin ang pagkakawang gawa at pagmamahal sa Diyos at kapwa. Ano yung sinasabing ikatlong pagdating ni Jesus Nazareno? Ayon po kay Saint Bernard of Clairvaux, sinabi po niya na si Jesus Nazareno araw-araw dumadating at kumakatok sa inyong puso. Araw-araw si Jesus Nazareno kumakatok sa pintuan ng inyong buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng mga sakramento. Si Jesus Nazareno araw-araw na dumadating sa pamamagitan ng mga pangyayari at kaganapang sa atin. Magbigay ako ng halimbawa. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Tingnan nyo po. Ayan. Kilala nyo ba sila? Hindi natin alam. Baka may pinagdadaanan na sila. Yung ating mga kasamahan sa bahay. Hindi natin alam. Baka may problema ng daladala. Kailan natin sila huling natanong ng kanilang kalagayan? Kanina sa pagpunta ninyo dito, baka may batang nanghihingi ng pagkain dahil gutom na sila. Baka si Jesus Nazareno na ito na kumakatok sa tarangkahan ng inyong puso. Baka may kaibigan kayong humihingi ng tulong sa pamamagitan ng messenger or pagtitext. At binaliwala ninyo, maaaring ito Nazareno na nagpaparamdam sa inyong buhay. Araw-araw, mga kapatid kay Kristo, dumadating si Jesus Nazareno sa mga pangyayari at kaganapan sa atin. Ang magandang katanungan, pinatutuloy ba natin siya sa ating mga puso? Nakikita ba natin si Jesus Nazareno sa mga kapwa na ating nakikita, na ating nakakausap at ating nadadama sa araw-araw ng ating buhay? Mga kapatid kay Kristo, hinahamon tayo ng ating ebanghelyo tulad na lang dito ng isang kapitang Romano. Nakita niya si Jesus Nazareno sa kanyang alipin. Nakita niya si Jesus Nazareno. Kaya ang laman ng kaniyang puso, tunay na paglingap at pagmamalasakit. Ngayong panahon ng Adbyento, hinihiling sa atin na tayo'y maging handa at mapagmatyag. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbunga ng kapakinabangan para sa atin. Sa bawat pagkakilingan ang atin pong itutugon, Diyos ng Awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng Awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo. Diyos ng Awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway
maipakita natin sa manangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa... Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawain ang pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating na mayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadaupang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbiyento sa iyo at sa isa't isa. Aming hinihintay ng buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pamahan ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Ang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon
O sana sa kaitaasan, lumuwalan lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, ang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pag-alaala sa akin. Tumayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Tiyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadibot, rito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sagipin mo ang mga
sa gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, AM to 5 PM. Kapag Biyernes at Linggo, 5 AM to 8 PM. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating second parish-wide Advent Recollection Series sa bukas, December 5, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Traslasyon. Ang ating tagapagsalita ay si Doktora Gaines Marie Del Rosario, Head ng Lay Formation Center, Lay Force, San Carlos Seminary, Makati City. Ang lahat po ay inaahan rin, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service December 7, 2023, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinakailangan
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.